Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Pasensya na at sira na yung Bible ko. Pero nababasa pa naman natin yung dapat natin basahin. Kaya pagtiyagaan na natin. Nandito na tayo sa aklat ng Marcos chapter 4, ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Marcos chapter 4 verse 1, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil nagatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya ay sumakay at tumupo sa isang bangkang nasa tubig, na natili naman ang karamihan sa may dalampasigan. Verse 2, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, verse 3, makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Verse 4, sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Verse 5, may mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Verse 6, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhas ay hindi ito masyadong nag-ugat. Verse 7, may mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik, nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga ang mga binhi. Verse 8, at may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa, ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May nagkabutil at tig sandaan. Verse 9, sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Ang layunin ng talinghaga. Marcos chapter 4 verse 10, nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12, hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Verse 11, sinabi niya, Ipinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Verse 12, nang sa gayon tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, sana'y nagbalik loob sila sa Diyos at nagkamit sana sila ng kapatawaran. Guys, kung mapapansin nyo, familiar na masyado kasi parang natalakay na rin siya sa book ng Mateo. So, anuhin nyo na lang. Siguro yung mga, ano guys, yung mga disciple kasi ito eh. Kaya, mayroon silang, magkakapariho. Tingnan ko nga yung binasa natin dati. Kasi parang halos magkapareho lang eh. Oh, sabi na sa inyo eh. Yung nabasa natin dati sa Mateo chapter 13 verse 19. Pareho lang halos dito sa Marcos. Matthew chapter 13 verse 1 to 9 pala. Verse 1 to 9. 13 verse 1 to 9. Oh, yun oh, pareho nga, talinghaga tungkol sa manghahasik. Dito rin sa Marcos, talinghaga tungkol sa manghahasik. So papasensyahan niyo na kung pabalik-balik kasi pare-pareho yung mga disciple kasi to. Yun sila yung nagsusulat siguro kaya ganun, pareho yung experience nila, pareho rin yung nasusulat nila kaya ganyan. Okay, dito na tayo sa Marcos chapter 4 verse 13, paliwanag sa talinghaga tungkol sa manghahasik. Marcos chapter 4 verse 13. Pagkatapos tinanong nila si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga?" Verse 14. Ito ang kahulugan ng talinghaga, ang binhing inihahasik ay ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Verse 15,
At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa mensahe ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumating si Satanas at inalis ang mensaheng inihasik sa kanila. Verse 16, ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap sa mensahe ng Diyos. Verse 17, subalit ang mensahe ay hindi tumitimo sa kanilang puso kaya't hindi sila nanatili doon. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Verse 18, ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may damuhang matinik. May mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos. Verse 19, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso kaya't hindi ito nakapamunga. Verse 20, ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Walang lihim na hindi mabubunyag. Marcos chapter 4 verse 21, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Sinabi niya, sisindihan ba ang ilawan upang itago sa isang malaking takalan o kaya sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Verse 22, walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Verse 23, makinig ang may pandinig. Marcos chapter 4 verse 24, idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig, ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo at higit pa roon. Verse 25, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Marcos chapter 4 verse 26, ang talinghaga ng binhing tumutubo. Sana hindi na nila pinabalik. Sana yung isang disciple may nakatoka na lang ng isa lang. Kasi kaya kumapal ang libro ng Bible ng ganito kakapal. Kasi pabalik-balik sila. Bawat disciple yata nag-aana nito. Ang talinghaga ng binhing tumutubo. Marcos chapter 4 verse 26, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Verse 27, natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw, samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam nang naghasik kung paano. Verse 28, ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. O usbong muna ang lumilitaw saka ang tangkay. Pagkatapos nahihitik ito sa butil. Verse 29, kapag hinog na ang mga butil, agad niya itong ipagagapas sapagkat panahon na para ito'y anihin. Ang talinghaga ng butil ng mustasa. Marcos chapter 4 verse 30, saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Verse 31, ang katulad nito ay butil ng mustasa na siya ay pinakamaliit sa lahat ng binhi. Verse 32, ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim, ito'y nakakasanga nang mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ang paggamit ng mga talinghaga. Verse 33, ipinangaral ni Jesus sa kanila ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghaga. Tulad ng mga ito ayon sa abot ng kanilang pangunawa. Verse 34, hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Marcos chapter 4 verse 35, kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Verse 36, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Marcos chapter 4 verse 39, bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa.
Verse 40, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot hanggang ngayon? Bay wala pa rin kayong pananampalataya? Verse 41, Marcos chapter 4, verse 41. Natakot sila ng labis at namangha, sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito, pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniutos niya. So, ibig sabihin guys, yung mga disciple nung time na yan, hindi pa ganun ka nanampaltaya kay Jesus. Kumbaga sa ano ang tawag pa nila kay Jesus is guru pa. So, nasa faith talaga natin yan kung para hindi tayo mapahamak. Katulad yan, binabagyo sila, so kulang sila sa pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya. So yun, dapat yan ang anahin natin. Bukas na itong chapter 5. Kaya yung time na yan, hindi pa ganun ka ano yung faith nila kay Jesus. Kasi nag-ano pa sila eh. Dapat nga nung time na to, ang tawag na hindi na dapat guru ang tawag nila kay Jesus, di ba? Pero guru pa rin ang tawag nila. Kasi nga kulang pa sila sa pananampalataya. Kita mo yung 41, Marcos chapter 4 verse 41. Yung last verse guys ng chapter 4. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? So, tinatanong pa nila kung anong klaseng tao si Jesus. Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniutos niya. Di ba sabi nga sa Bible, faith can move mountains. Pwede siyang, kung sabihin mo niya, yung mountain is mapupunta sa dagat, so mapupunta siya sa dagat. So, nasa faith talaga yan. Bukas na itong ang pagpapagaling sa Gerasin ng may sapi. Parang ang ano si Jesus dati eh. Pati yung mga disciples niya. Nandoon na sa kanila lahat. Nagtuturo, nagiging doktor. Kasi lahat ng may sakit na papagaling nila. Para ding yung mga tao noon pumipila din sa kanila. Nag-uumpukan din kasi gustong mapagaling. Para din tayo guys, pagka may sakit tayo, diba, pumipila tayo sa doktor. Yung clinic ng doktor na pinupuntahan natin, ang haba lagi ng pila. Kaya ganun din siguro sila Jesus dati. Kasi nga, pag nababalitaan nagpapagaling, ganun din. So, sa panahon din natin ngayon, ang nagpapagaling naman sa atin is mga doktor. So, nakita nyo, pumipila tayo na pagkahaba-haba pagka yung nagkakasakit tayo. So, swerte sila noong araw kasi libre si Jesus walang bayad. Syempre tayo ngayon may bayad. Okay, bye everyone. God bless.